Chinese President Xi Jinping ang nagpapuso ng tukhang. Siya din kaya ang nag-imbento ng shabu? Yan po ang tanong na nagmamakaawang maitanong. At yan po ang ating sangkusing kaisipan dito sa episode na ito. Siyempre, at isang kusing kaisipan, mga kalayang kayong manggi, kapwa Pilipino ay batay sa sentido comun. Good morning, mga kapwa soberano sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Kapalit po inyo, laging nakalagang mag-record, Mr. Juror Sixto, kitkilatis na gari po lamang. Meron pong pagkaing pag-isipan at ang sabi, wala man tayong karapatan na piliin ating mga kapatid, binigyan naman tayo ng kalayaan ng Panginoon na pumili ng kaibigan. Ngunit, kailangan galingan po natin pagpili ng mga kaibigan sapagkat ika nga, isa na namang pagkaing pangkaisipan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Bago na po ngayon ang uso, hindi na who you are. Who you? Yeah, shortcut na lang. Who you? Sabi ng mga tagapagsalita ng Malacanang na si Sal Panelo, kaibigan natin ng China. Malaki ang utang na loob natin sa kanila. Galit sa narinig ng ating kaibigan na 7-year-old idiot Anya. Kayo lamang, Manelo, may utang na loob sa China. Kaming mga itsapuera, may bilyong-bilyong utang na yan! Utang na yan! Utang na yan na babayaran sa China! May plus-plus pa! Mataas na interest rate! At may anlipatong pa sa mga proyekto! Kaya naman, may tama ang aking kaibigan 7-year-old idiot ngayon. Kaya nga lamang, dahil sa kailangan nga natin maging matalino sa pagpili ng mga kaibigan, kilatisin natin kung sino itong si Chinese President Xi Jinping. Siya po ay pinanganak na may kasamang kutsarang pilak na nakasubo sa bibig. Ang kanyang ama ay isang bigating revolusyonaryo na naging vice chairman pa ng kanilang Partido Komunista ng China. Kumintang. Ang sistema na magkaroon ng balyahan sa kanilang partido na pasama ang tatay ni Jinping doon sa talon ng grupo. Kaya nung nagkapurgahan, sa kulungan dinampot ang tatay ni Xi. At ang mas masaklap pa, kasama sa mga namatay ang kanyang ate. Itinapon sa liblib na lugar lahat ng mga pamilya, kapamilya ng mga napurga. 5 taong tumira sa Yungib, Kizi, doon sa liblib na lugar sa China. Pastolero, hindi pistolero, ha? Pastolero siya ng mga hayop. Yun ang kanyang naging trabaho. Ikaugnayan kaya ang mga hayop sa pag-uugali ni Xi kinalaunan. Yan ang ating discovery. Madiskarte si Xi. Nakapasok siya sa Partido Komunista ng China. Nakapag-aral ng chemical engineering sa isang universidad at naipadala pa sa iba't ibang bansa
Aha, siyempre, sponsored ng partido at tumaas ang kanyang tungkulin sa gobyerno. Sa partido din. Okay, kung di banta sa tungkulin mo, doon kasi nakabase kung ano ang iyong posisyon sa gobyerno. Kung ano, siyempre, kailangan bigatin ka para mga bigating posisyon ay iyong makuha. Pero, take note ha, chemical engineering graduate si Xi Jinping. Chemical, ha? Chemical. Alam nyo naman, ha? Baka hindi nyo naaalala, maraming mga o ang mga chemist ay mga inchik ang gumagawa ng shabu dito sa Pilipinas. At syempre, doon din sa kanila. Taong 2001, si Xi ay talagang mayor, hindi ito mayor, governor sa Fujian province. Ito ang probinsya galing ang lahat halos ng mga Chinoy dito sa ating bansa. Fujian province. Take note ha, Fujian province. Dati-dati ay ubod ng hirap ang buhay sa ito ang probinsya. Sabi na aking kaibigan at chike, tatatlo lamang po ang tindahan sa buong probinsya. Noong mga panahon yun, hanggang ngayon, nandun pa rin yung mga tindahan, pero iba na ang mga nagmimiari. Siguro, tradisyon, kapag ha. Pero siyempre, nagbigay na marami na. At ang kanilang mga pinaka-squatter ngayon doon, sa kondo na nakatira. Take note! Matagal na nanabihan bilang gobernador ng Fujian Province si at yun ay sa panahon din sabay sila na naganap ang EDSA-han na kudeta at naging pangulo si Gloria Macapagal Arroyo. Kalauna naging gobernador ng Shanghai si Xi, isang hakbang na lamang presidency na. Nakumbinsin ni siya ang pamunuan ng partido na siya ang karapat-dapat na tanghaling susunod na pangulo. At siya nga ang itinanggal na susunod na pangulo sa loob ng 10 taong termino mula 2013 hanggang 2023 sa ginanap na People's Congress noong 2007. Ibang taon pala para bago matapos ang termino ng presidente, magtatalaga siya ng successor. Umpisa pa lamang ng kanyang panunungkulan bilang presidente, agad niyang isinagawa ang Auckland Tokhang laban sa mga kurakot daw sa gobyerno. Siyempre, pag-relitis doon, alam niyo na kung paano, isa at kalahating milyon mga opisyal ng gobyerno at mga kawani ang natukhang. Natukhang din ang tatlong mga presidensya post, yung mga kaagaw ni Xi sa post. Walang kaduda-duda ang chilling effects ng naturang uplan sa kanyang mga kapartido. Kaya hindi na nakapagtataka na noong People's Congress 2018 o sa traditional nagtatakda na susunod na Pangulo Pangulo o makalipas ang 5 taon imbis i-anunsyo ang pangalan ng susunod na Pangulo, naghain si Xi ng panukalang alisin ang 10 taong limit sa panunungkulan ng Pangulo at agarang inaprubahan ito ng 3,000 mga delegado na bumubuo sa kanilang People's Congress. Ibig ko lamang sabihin noon mga kalaing kayo aba, for life. For life na absolute ruler ng China, si Jinping. Siya ang batas. Siya ang investigador. Siya ang prosecutor. Huwes
at executioner all rolled into one. Ganun kakapangyarihan ito na ipa ang Panginoon. Kaya hindi lang magtataka kung bakit chill lang ang 3K ng mga delegado. Chill as in takot na takot, matukhang, nangangatog. Kaya lang, no sweat. Wala kahirap-hirap na naipasan ni Xi Jinping na panukala niya sa People's Court. So, balik na tayo dito sa tanong. Sa nagmamakaawang tanong, nagmamakaawang maitanong, si Xi Jinping nga ba ang nag-invento ng Cebu? Alam niyo po, malinaw naman, maliwanag, matindi ang requisitos bago ka makapasok sa kahit anong partido, hindi lang sa partido komunista ng China. Kailangan meron kang, kung tawagin ay value added ka sa partido o asset ka, ikaw nga. Sa kaso ni Xi Jinping, siya ay itinuturing na anak ng isang traidor sa Partido Komunista ng China. So, ibig sabihin na at timano, napakahirap no, ha, na makapasok siya ulit sa partido. Eh mga kalaban niyo nga doon eh. Pagdududahan na siya, ikaw nga, timano pa lang. Eh pero ito umabot sa tugatog ng tagumpay sa partido, naging presidente. Ha? Wala din siya kayamanan na may ambag sa partido. Wala nga ba? Ayan ang tanong na magmamakawang may tanong. Para may lakas kalabaw. Ha? Hindi nakakaramdam ng gutom. Hindi aantukin. At walang kieme kung pumatay ang mga sundalo ni German dictator Adolf Hitler. Nirarasyonan niya sila ng pervitin. Pervitin! O mas kilala sa atin sa mga panahon ngayon na shabu! So, ang isang namakmak ng mga sundalong in chick ay ginagamit laban sa mga sarili nilang mga magulang, kapatid, kamag-anak, kaibigan, mga kababayan. Kaya para maging epektibo sila, kailangan patayin ang kanilang mga konsensya. Hindi po ba? Ang patayin ang konsensya ng sundalo ay pinakamahalagang nagagawa o papel na ginagagawa ng shabu bukod siyempre sa iba pa dahil kumbaga double purpose ito eh, nagagamit mo na para yung mga sundalo mo wala na konsensya, hindi na magtatanong-tanong yan, ah, di ba? Eh kung nagbebenta ka pa ng shabu o di mas malaki, may ambag ng dihamak ng isang Xi Jinping, Jinping sa partido niya. Tama? Bilang isang chemical engineer, malaki ang posibilidad na ang supply ng shabu, ang mahalagang ambag ni Xi Jinping sa partido. Inuulit ko, bukod sa nagagawa nito para sa pagkakaroon ng malakas at mga hayop na sandatahan lakas, mga walang konsensya, may malaking potensyal bilang paghuhugutan ng pundo din. Ang shabu, pagka ito ay ibinenta, nagkalat ang mga Chinese community sa buong mundo. Halino yan? O hindi na papasabihan ang katotohanan yan. Marami sa mga inchik, illegal na transaction ang hanap. Then, easy money. Madali sila magkapera, di ba? Kaya, pero, tabi-tabi lamang po sa mga matitinong Chinoy. At marami din yan. Diba? Pero, hindi mo kailangan maraming mga ungas na Chinoy para magkalat ng salot sa ating bansa. Kahit kukunti lang.
Lalo na kung sila ay konektado. Lumaganap ang Cebu sa bansa. Pakho ito, ha? Simula noong 2001. Sa panahon yun, maraming mga inchik na Cebu chemist ang naipakulong sa binibid sa pangunguna ni PNP Chief Director General Pampilo Lacson. Pakbo ko yan, ha? Ang modus na ginagawa nito mga inchik na nakakulong sa binibid, ha? Kinakasabwat nila o ginagawa ng partner ang mga siga-siga din sa binibid. Tapos yung mga yon ang naghahanap ng mga distributor, yung mga kakosa nila na nasa labas. Consignment basis lang, laway lang kapital. Walang puhunan yung mga distributor nila. Well, that's not exactly true dahil ang puhunan, bukod sa laway, buhay ng mga distributor at pamilya nila. Kinumpirma din sa akin na isang dating PDEA agent na merong binundo Cebu cartel. Pero may nabalitaan ba kayo na pinrajik ng gobyerno yan? O sinawata, hinuli, pinagdadampot? Hindi. Tinukhang? Hindi rin. Ang mga tinutukhang yung mga biktima na naging adik din. O iba, hindi, tumitikim-tikim lang. Kaya yung iba ay medyo nagpupusir-pusir ng mga kapira-pirasong sasing. Yan ang tinatarget ng gobyerno. Eh paano matutuldukan ang illegal na droga sa bansa kung ganun diskarte ng gobyerno? Kinumpirma din sa akin ng mga dating Director General sa PDEA na kilala nila, may listahan sila kung sino-sino yung mga drug lords. Nga lang, sabi nila, mga politically untouchable itong mga hayop na ito. Sino nagpo-protect na sa kanila? Eh, syempre. Gobyerno. Ang Cebu na negosyo, para waiting lang yun eh. Kung ayaw ng gobyerno, walang waiting. Pag ginusto ng gobyerno, meron. Hati-hati na lang sila sa kikitain. Alam nyo anong, ito, fact na naman ito, nakakasabwisit. Ito mga salot ng mga chemist ng droga, unang-una, nabihiyaan sila ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Not just once, but twice. Unang-una, yung kanilang death sentence na commute sa life na lang. Pangalawa, tuluyan na naibasura ang death penalty sa bansa. Kaya nakaligtas sila eh. Malinaw para sa akin na batay sa mga informasyon, aking nakalap, walang kaduda-duda na si Xi Jinping ang nagpapalaganap ng Cebu sa bansa. Kaya sa kinaukulan, huwag ninyo akong hanapan ng ebidensya. Sapagkat, kayo ang binigyan naming mga soberanong Pilipino ng mandato at pondo para sumpuin ang problema ng Cebu. Huwag nyo ibagsak sa mga mamamayan ng sisi. Kapwa soberano, kung kasama na sa ating Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury, saka pa lamang natin, ha? Dahil tayo mismo ang tutuldok sa problema sa pagpapalaganap ng Cebu sa bansa. At iba pa siyempre mga cancer sa lupon. Umpisa na po natin yung journey. Journey to democracy! Sa pamamagitan ng puspusang pagsusulong ng jury justice system. Amenda numero 1. Idagdag sa ating karapatan, sa ating mga karapatan, sa Bill of Rights, sa saligang batas, ang karapatan sa trial by jury. Hanggat wala trial by jury po sa bansa, hanggat wala tayong ganong karapatan sa ating Bill of Rights, huwag tayo umasa ng tunay na pagbabago. Walang silbi din po ang ating pagiging soberano. Kasi sinasabing we the sovereign Filipino people, sa papel lang yan. Maganda lang basahin. Tama, may tama ang Pangulong Duterte.
ang saligang batas ay toilet paper lamang. At nagkaganon, eh kasi nga hindi may patutupad sapagkat ang may hawak ng batas ay yung ruling few, yung iilang may mga sungay sa lipunan ng Pilipino. So, nasa ating kamay, ang ating kaligtasan at kaunlaran sa buhay. Sa pamagitan ng pagiging mga juror, sa pagitan ng amenda numero 1 sa saligang batas. Ano yung sasusunod? Ang tulipin yung lagi na kanda magliko, kikilatis na garip ko lamang. Gusto ko. Juror na. Juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Palakasan na hindi uso sa bayan ko.